Hi guys! This is One Handed Gamer bringing another tech review. Magte-tech review muna tayo kasi na-inspire ako sa video na pinost ni Ate Teresa, Gaming Hub, na ni-review niya yung TCL TV niya na bago since replaced na yon for her Sony. Sony pa rin is the best. Pero ngayon, ang re-reviewing ko is my TV of Philips TV, which is a 65-inch. So, ang model neto is 65 PUS 6754/12. So yun yung model number niya. So as you as I mentioned earlier on, 65 inch siya, malaki siya. So dati kong TV is a Sony 55 inch na 4K Android TV. Lahat ng specs andun na kasi ako tumitingin talaga ako ano mga functionality ng TV. So, yung luma kong TV na nasa attic ko na ngayon is 55-inch, which has the clearer picture. Pero, tanong nyo, bakit ko pinagpalit yung TV na yon into this TV na mas mid-range to? Kasi yon talaga, expensive ko binili yon. Pero, i-review ko rin yun sa channel ko na to. Pero sa kwarto na yun ang ate ko, ako mag-film, hindi na sa kwarto ko. So, ito, ang features nito, it has Ambilight 3 LEDs built-in. It also has the Safi operating system. So, and also, it has Dolby Vision and Dolby Atmos. And as well, 4K and HDR10. So, and this composed the HDMIs here. It has 3 HDMIs, 2 USB ports. 2.0 lang yon, hindi the 3.0 USB ports. 2.0 lang siya. And it has connections for older audio as well. So, yung tatlo kong HDMIs, gamit ko na. One is for my soundbar, which is an LG soundbar na surround sound. It is the 7.1.2. So, it means that 7 speakers, 1 subwoofer, and 2 upfront, upward speakers. So, pero sa susunod ko yung i-review. Focus muna tayo sa TV. So, dun sa second HDMI ko, I have a switcher na may 4 HDMI. So, nakalagay doon yung aking Google TV. Kasi hindi nga to, yung built-in operating system na to, it's not an Android TV. It is a Safi. So, kapag Safi, ang Safi kasi, as you can see there, meron lang siyang minimalist na apps included. So, basic lang. So, you have the YouTube, you have Smart TV, Netflix, Prime Video, so, Rakuten TV, mostly, ewan ko kung available yan sa Asia markets, pero sa Europe, available yan. TG Kahar, this is only available for Ireland, kasi location ko Ireland, pero internet browser, tapos Whole or Whale TV, so, it would be minimalist. So, ang ginawa ko, kasi minimalist siya, yun yung downside netong TV na to. If you're gonna purchase it, hindi siya Android TV. So, may other models na Android TV, pero much more expensive siya. Kasi, bibilhin nyo yung Android TV built-in. So, ang inisip ko na lang, since nung time na binili ko to, pa-release na rin ang Google TV. So, ang ginawa ko na lang, nag-purchase na lang ako ng Google TV. So, naging matalino na ang TV ko. Hindi na siya slow. So, in-upgrade ko na siya into an Android TV. So, matalino na siya. So, it could mas marami na siyang apps na. So, para na siya talagang Android TV. So, yung isa kong HDMI naka-connect sa soundbar para lahat ng audio na i-produce ng TV pupunta sa soundbar ko. Yung second HDMI ko, andun yung Chromecast or Google TV
na meron ring PS4, PlayStation TV, ang dami kong ano, gamit-gamit. Tsaka, dati may PS3 ako dito pero nilipat ko na yun sa sister ko na room. Meron din ang sister ko na PS4 na Final Fantasy. Baka ipakita ko yun in the next video. So, yun. And HDMI 3, yung andito, itong puti na to, nakikita nyo yung puti na yan, that's my PS5. Yan yung nasa last kong HDMI. So, regarding that one, so, sakto lang siya sa akin. So, kasi naging nilagyan ko na siya ng Android TV, so, okay na sa akin na kahit na wala akong built-in. Kasi hindi naman yun talaga ang hinabol ko for the TV. Meron akong dahilan kung bakit ko pinagpalit ang Sony TV ko to this TV. So, ano, kapag nag-play tayo ng mga, ano, ng mga YouTube, okay naman, clear naman yung picture niya. So, imumute ko lang para hindi tayo makopyright. So, magpe-play lang ako ng small clips. So, ito yung nasa Android TV ko. Okay. So, nasa Android na tayo. So, magpe-play lang ako ng kahit anong video. Just to check. So, clear naman yung talagang picture niya. Clear talaga siya. Kasi 4K na siya. So, Stranger Things. Well, it is Dolby Vision. And oh, nag-Dolby Vision na siya. Nakita nyo. Kasi Dolby Vision tong palabas na to. So, nire-recognize niya na Dolby Vision yung palabas. So, clear naman siya. So, quality-wise, hindi siya as far as Sony. Kasi Sony talaga is iba. Pero, decent na siya. Para sa akin. Decent na yung quality picture niya. At all. So, maganda na siya. So, ilipat lang natin siya. Ibalik lang natin siya. Baka makopyright tayo. So, ayun yung quality picture niya. So, maganda siya. Kapag maglalaro naman tayo, kasi this is the gaming, okay? So, mamayan, on ko lang ulit siya. Na-off ko siya, pasensya na. Na-off ko siya. So, kapag nagigaming ako, I tend to use this TV kasi interactive siya. So, ipapaliwanag ko kung bakit ko sinabi na interactive. Kasi, on na siya. Kasi kapag nagigaming ako, I use a feature called Ambilight. So, ang Ambilight, it is yung LED na nasa likod ng TV na kahit anong panoorin mo, eh, parang yung picture, yung colors ng picture lumalabas sa TV. Yun yung Ambilight TV niya na sinasabi. So, So, ipi-play ko lang to para sa inyo. So, kapag nag-Ambilight TV ako, so, ikakabit ko na rin yung nasa game mode siya. So, ikakabit ko na lang din yung lights ng TV ko. Pero, magpapakita ako ng demo sa inyo neto as well. So, kapag in-on ko yung ano, this is the feature na kakaiba sa TV set na to. So, you have two options, five or four options sa TV na to. So, follow the video. If follow nung lights, kung ano yung nasa video, follow the audio, follow the color, nakikita nyo na nagpapalit na, follow the color, and then follow the flag. So, mostly, ang ginagamit ko dito is follow the video. So, kung ano ang nasa picture nung TV ko, yun din yung ipa-follow niyang color. Pag audio, pag may party kayo, ginagamit ko to katulad nito. I-retro ko. So, kapag ni-retro ko siya, hindi siya kasi wala tayong audio. Sana kung may audio tayo. Pero kung mag-follow the audio, i-rhythm natin siya. Kikita,
kikita nyo, may lumalabas na kulay sa video. Iangat ko lang ng konti. Iangat ko lang ng konti para makita ninyo. So, ayan siya. So, nakikita nyo siya. Sorry kung medyo nagalaw ng konti. So, ayan siya. So, ngayon, itatry natin siya with the video. So, magpe-play lang tayo ng video. Well, maglaro tayo ng PS5. So, i-on ko lang yung PS5 ko. So, maglalaro ako ng Hatsune Miku, which is a rhythm game na maraming colors para makita nyo kung ano yung sinasabi kong effect na gusto ko makuha. So, Hatsune Miku. Kung andito siya, pero kung wala, ang gagawin natin is... magpe-play tayo ng wrestling na lang siguro. 2K22. So, chine-check ko lang. So, 4K na din to. So, kung gusto niyo talaga makita na 4K siya, ipapakita ko sa inyo. So, if I go to... Yan, naka-HDR na rin siya. So, nakasulat dyan, HDR natural. Pwede ko rin siyang gawing movie. So, depende kasi sa inyo kung ano yung ano. So, makikita nyo talaga siya na interactive siya. Kada anong picture ng video, yun yung lumalabas. So, klarong-klaro siya. Wala kasi akong makipakitang video, pero ito kaya para ma-demo ko lang sa inyo na nakikita nyo may yellow dito kasi ambilight siya, so kung ano yung nakikita sa screen yun din yung pinapakita niya. So, nakita niyo dyan, makikita niyo may kulay red dito sa gilid ng konti kasi light lang. Mag-Spiderman tayo. Nakita niyo yung red sa taas. Makikita niyo, so may red din dito. So, kasi ang ginawa ko dito sa light na to, lights ko kasi, magde-demo ako, lights ko kasi is Philips Hue. So, yun yung ginamit ko na basihan kung na kahit masakit sa loob ko, pinalit ko kasi I'm using Philips light as well, nakikita nyo naman. So, yun yung maganda dito sa TV na to, interactive siya. So, ang benefits nito, hindi masyado strain yung mata nyo in looking at the picture kasi may distractions sa gilid na hindi lang naka-steady yung mata ninyo sa screen. So, minsan titingnan nyo yung light. So, hindi masistrain yung eyes nyo as Philips would describe it in their videos. So, yun. So, magpi-play lang ako ng isang YouTube video regarding the ambilight. So, i-ano ko lang. I-fluid test ko lang. Kasi yun yung pinaka-the best na or ambilight demo. Kasi ang tawag sa kanila is ambilight demo. So, pwedeng ito na video, which is 3 minutes, or ito na lang. Ito na lang. So, para movie talaga ang makikita nyo. So, enjoy the show. And pagkatapos na itong video na to, makikita nyo rin yung demo ko gamit yung Ray-Ban glasses ko na finilm ko yung other lights ko sa kwarto.
So, enjoy the show, enjoy the flash show of the video. And this is One-Handed Gamer bringing another content. And enjoy the flash show muna bago ako magbabaya. So, nagpapalit talaga siya ng kulay. So, parang lumalabas talaga yung picture. Yun yung, kaya ako, kahit inayakan ko ang Sony ko, pinagpalit ko siya sa Philips dahil sa feature na yun. Kasi exclusive lang yun, itong feature na yun sa Philips. So, dito na ako magbababay for as of this moment. I hope you enjoyed my tech review or a brief summary of the TV that I have purchased. Ilalagay ko rin yung demo ko with the sunglasses para makita nyo yung other lights na hindi ko nakunan dito. Mga 1 minute lang naman yun. So, this is One-Handed Gamer bringing a tech review. Hopefully, you do enjoy this and please do hit that like button, click that subscribe button, and hit that notification bell para updated ka sa lahat ng videos ko. So, see ya guys and have a good one! So, hi guys! Pakita ko lang yung demo ng ng Ambilight TV. Ito yung Tales of Arise. Nag-play lang ako ng video. Okay, so makikita nyo naman, nag-reflect talaga siya. Kahit na yung mga lights ko dito, or dyan sa gilid, talagang reflective siya. So, tingnan nyo kung ano siya, adaptive siya. So, kaya ako pinagpalit yung Sony TV ko dati na 55-inch to this model na 65-inch. Kasi may Ambilight functionality itong TV na to, nawala ang Sony.